nanawagan sa mga kongresista si MILF o Moro Islamic Liberation Front Chief Negotiator Moager at Iqbal para suportahan ang agarang pagpasa sa BBL o ang Bangsamoro Basic Law. Ang batas na ito ang magiging basihan ng pagbuo ng Bangsamoro government na ipapalit sa ARMM o ang Autonomous Region in Muslim Mindanao. My report si Sherry Ann Torres. Sa kauna-unahang public hearing sa Kamara ng mga nasa likod ng GPH-MILF Peace Agreement, humingi ng suporta sa mga kongresista si Bangsamoro Transition Commission Chairperson Moager Iqbal para sa agarang pagpasa ng Bangsamoro Basic Law. The Bangsamoro is the sum of our hopes and dreams. It may mean nothing to you, but it is the whole world to us. Ang BBL ay panukalang batas na papalit sa ARMM. May otonomiya ang mga Muslim sa ilalim ng parliamentary system of government. Pero sa kabila ng paliwanag ni Iqbal at iba pang nasa likod ng GPH-MILF Peace Accord, kabado pa rin ang ilang kongresista. Si Palawan Representative Frederick Abueg inusisa kay Iqbal ang pagkakasali ng kanilang probinsya sa BBL. Pero sabi ni Iqbal, nabanggit lang ang Palawan bilang bahagi ng kasaysaya ng mga pinag-ugatan ng Bangsamoro. 85% overwhelmingly talaga ako'y nakasigurado na yung ating mga kababayan sa Palawan iboboto na ayaw nilang masama sa Bangsamoro natin. Hindi contiguous yung po aming area doon po sa area ng Mindanao. Ang mga kongresista na Iligan City at Lanao del Norte, duda rin kung magiging tahimik ang gagawing plebisito pag nagbutuhan muli para maging miyembro ng itatayong Bangsamoro. Ang apprehension namin during the plebiscite, if there is a resolution, tatakotin ang mga armado ng MILF ang mga butante nga are not in favor. Some MILF are already claiming a province o Bangsamoro in Lanao del Norte. Pero paniniyak ni Iqbal, pag doon sa 2016, matatalo po yung multibang party ng MILF. Ang sagot po namin, hindi talo. Pero kung ganyan, hindi talo eh. Di ba? Talo. Bagong matapos ang public hearing, nagbigay ng pahayag ang aktor na si Robin Padilla para personal na hingin ang suporta ng mga kongresista na ipasa ang BBL. Marami po yung mga bagay na kinakatakutan. Sana po sa usapin ito, iwas muna po natin lahat ang mga nakalipas. Sana po tingnan natin yung tunay na daan sa kapayapaan. Sherry Ann Torres, GMA News.